Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang 34th na anibersaryo ng tinaguriang EDSA People Power Revolution. Ang mapayapang himagsikang ito ay naganap sa isang makasaysayang kalsada, ang EDSA, na ipinangalan sa isang henyo at tinaguriang first Filipino academician, si Don Panyong, o mas kilala sa pangalang Epifanio de los Santos. Palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa EDSA sa ulat na ito. Kapag narinig nyo yung salitang EDSA, ano yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Ano, traffic? Mas maraming tao. Matagal na biyahe. EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Pero, kilala niyo ba kung sino si Epifanio de los Santos? Sir, kilala niyo po ba si Epifanio de los Santos? Pagkakaalam ko sa kanya, pinangalan tong ano yung EDSA. Pero bukod doon, sir, may pagkakaalam kayo kung sino siya? Wala na. Sir, kilala niyo po ba si Epifanio de los Santos? Anong pagkakaalam niyo po kung sino siya? Kilala niyo po ba si Epifanio de los Santos? Hindi po. Pero alam niyo pong sa kanya pinangalan yung EDSA? Hindi po, walang idea mo. Walang idea? Anong pagkakaalam niyo po kung sino siya? Pero ano, scientist po siya. Wala rin, sir? Taklop na. Ito na yata ang kalsadang pinakasikat sa buong Pilipinas, lalo na tuwing rush hour o kaya Biyernes ng hapon hanggang gabi. Kaya sa mga bitter, itong mahabang kalsada na ito ang patunay na mayroong forever. Noong 1986, nakilala rin ito ng buong mundo matapos idaos dito ang mapayapang People Power Revolution. Welcome to EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Pero ang malaking tanong, sino nga ba si Epifanio de los Santos? Pero bago natin alamin kung sino ba ang tao sa likod ng pangalan ng kalsada, alamin muna natin ang ilang mga bagay tungkol sa EDSA. Ayon sa MMDA o Metro Manila Development Authority, EDSA ang isa sa kalsadang pinakamasakit sa ulo. Ang EDSA is 23.8 kilometers in length, no? That is from Monumento to Rojas Boulevard. We have 150 intersections all in all and 21 U-turns from north to south, and we have 3 flyover and underpasses. The critical here is it's 5 lanes, originally 4 lanes, transformed into 5. With this, we have a carrying capacity of 268,000. So that is EDSA. However, the challenge that we face on EDSA is, one, the volume. Right now, we have a current volume of 383,828. Compared to the carrying capacity of 268,000. Pero pagdating naman daw sa aksidente sa kalsada. Actually, in terms of number of cases ng road crashes, we top it all. However, when it comes to fatal cases, we are the third. We only have 17 compared to 31 of C5 and 23 of Commonwealth Avenue. Bukod sa rami ng mga pasaway na sasakyan sa kalsada, ang isa pang dahilan kung bakit ubod ng traffic sa EDSA ay dahil pinagdurugtong nito ang halos lahat ng bayan ng Metro Manila. Mula Caloocan, Quezon City, San Juan, Pasig, Mandaluyong, Makati at Pasay. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa Central Business Districts like Makati, Ortigas, and Taguig, Fort Bonifacio. If you have 40 years of economic life, you would have wasted 40,000 hours to 100,000 hours. That's practically 14 years of your life. So para kang OFW sa Metro Manila, away from your families. Bago pa man daw maging Epifanio de los Santos Avenue ang pangalan ng kalsadang ito, noong 1940s, una itong tinawag na North and South Circumferential Road. Pinagdurugtong kasi nito ang North Diversion Road o mas kilala ngayon sa tawag na North Luzon Expressway at ang Magallanes Interchange ng South Luzon Expressway. Ang mahabang kalsadang ito ang nagdurugtong sa mga dating bayan ng probinsya ng Rizal.
Pero 1946, matapos nating makalaya mula sa mga Amerikano, tinawag itong Avenida 19 de Junio. Sunod sa kaarawan, nigat Jose Rizal. Pero taong 1950, muli na namang pinalitan ang pangalan nito at ginawang Highway 54. Ang EDSA Corridor, one of the six circumferential roads na plinano ng American Corps of Engineers, 1945 pa. And I think it was completed in 1954, about 54 meters wide. So it's also called Circumferential Road Number 4. And about 54 meters wide. Pero matapos ang halos isang dekada, ninais ng mga kongresista mula sa Rizal na sina Eulogio Rodriguez Sr. at Juan Sumulong na ipangalan ang kalsadang ito sa isang Filipino genius, historian at scholar na si Epifanio de los Santos. Ayon sa mga historian, kung hindi dahil kay Epifanio de los Santos o Don Panyong, hindi na ilathala ang kasaysayan ng Pilipinas. Masasabi natin, lahat ng kanyang pinagbasihan, ng research work, ay galing sa mga original na dokumento na galing sa mga nakuha niyang iba't ibang lugar, sa iba't ibang may pag-aari. In the early 20th century, siya ang merong pinakamalaking koleksyon ng mga dokumento na galing sa Katipunan. Dahil nagtapos ng abogasya sa Universidad de Santo Tomas o UST, isa raw si Don Panyong sa pinakamahusay magsulat sa wika ng mga Kastila. Sa katunayan, isinali niya sa Espanyol ang Florante at Laura. Si Epifanio de los Santos siguro ay masasabi natin isa sa mga pangunahing nag-publish ng sources ng ating kasaysayan na masasabi natin unique. Kasi ang sinulat niya ay general history, kung hindi specific history na. Isa rin si Don Panyong sa mga manunulat noon sa pahayagang La Independencia. Nung unang lumabas ang La Independencia, akala ng mga ibang tao na nakabasa noon ay mga Kastila ang sumusulat. Galong kagaling sila talaga sa lengguahe, and De Los Santos was one of them.